Dito lang yun eh. Asan na? Ewan ko. Nurse, nasan po yung lalaking pasyente dito? Ay, yung Pogi. Wala na. Lumabas na siya kanina eh. Meron bang iniwan na message or kahit ano? Wala eh. Nagmamadali nga siyang umalis kanina eh. Salamat. Baka naman magaling na hindi na nakapagpaalam sa'yo. Ano pa nga ba? Ewan ko. Akala ko kasi eh. Ano? Akala mo lang type ka niya. Hindi, no? Ano pa talaga? Ano ba talaga pangalan nun? Gwapo ba talaga yon? Ronnie pangalan niya. Oo, gwapo siya. Ano? May tanong pa? Tatay Lino, ako po ito si Trudis, ang anak niyo. Hindi niyo ba po ako natandaan? Hindi ako ang tatay mo. Si Nick ang tatay mo. Mahalin mo siya katulad ng pagmamahal na binigay mo sa akin. Trudis? Bakit umiiyak, anak? Masama ang panaginip mo? Bakit po kayo andito? Paano pa si Tita Honey? Okay lang yon. Alam naman niya kailangan kitang bantayan eh. Paano ang napanaginipan mo? Si Tatay Lino po. Iniwan niyo na daw po ako. Ikaw na daw po tatay ko. Galit po ba siya sa akin? Naman sa ganun, anak. Siguro, ang gusto lang niya ay maging masaya ka sa bago mong tatay. Masaya naman po ako kasama kayo eh. Talaga? Opo. Nararamdaman ko po kasi na mahal niyo po ako, kaya mahal ko din po kayo. Simula ngayon, ako na lang ang tatay mo. At ikaw lang ang anak ko. At malalaman nilang lahat yun bukas. Ipagbalik ba ako dun sa bata, ma? Naiinis na ako. Nakaka-insulto na yan. Napakabilis mong sumuko. Ang dapat dyan, nilalambing mo lang ang asawa mo. Hay nako! Naiinis lang ako dito. Mabuti pa magpahangin lang ako sa labas. Mas masaya doon. Alam ko ang takbo ng utak mo. Huwag kang gagawa ng kung ano-ano. Ma, kung iniisip mo na iniisip ko si Migs, huwag kang mag-alala. Hindi ko naman ipagpapalit yung posisyon natin dun sa walang perang lalaking yon. Eh, naaliw ko lang naman yung sarili sa kanya. Hayaan mo na ako dun, ma. Ito naman. Basta tatandaan ko yung sinabi mo sa akin yan, ha? Tatandaan ko yan.
tayo niiwanan ng bayarin sa ospital, bigla, oh, bigla namang umalis na para magnanakaw. Ano ba problema ng taong yun? Alam mo, sigurado may mabigat na dahilan niya. Oo nga naman, oh, tama talaga si Tiger Ling. Wala talaga yung modo. Hindi man na nag-iwan ng sulat o kung ano man. Diba, Tiger Ling? Anong sadya mo rito? Si Migs na naman ang nakita po. Eh... Ah. Tiger Ling. Kaya talaga yung gusto ko makausap eh. Ayan! Na naman? Di ba pinagsabihan na kita? Maghanap ka ng makakausap mo. Tiger Ling, tungkol ho ito kay Chet. Ha? Tungkol sa akin? Tungkol kay Chet? O, ano tungkol sa kanya? Tiger Ling. Gusto ko sanang manligaw kay Chet eh. Sira rin ang tuktok mo, no? Manliligaw ka sa kanya? Uy, didiretso yun na kita, Toy. Wala kang sasabihin. Wala kang kapag-apag-asa. Sa totoo lang, kawawa ka naman. Ikaw may hirapan eh. Gusto mo ba yun? Tiger Ling, okay lang ho sa akin mahirapan. Basta makita niyong seryoso kay Chet. Nang apuhin itong lintik na to. Ang ibig sabihin ko ba niyan eh, payag na kayo, Tiger Ling. Wala akong sinabing ganun. Ang sabi ko, ikaw ang bahala dahil ikaw naman ang kawawa. Tay, wala ho ba kayong balak sabihin? Sabihin ng alin? Eh, yung sinabi ni Mig sa inyo tungkol sa akin, ano ba yun? Uff, wala yun anak. Huwag mo intindi nyo. Diyos ko, panliligaw lang daw yung bata. Alam mo sabi ko sa kanya? Sira ka rin ano? Pero ikaw ang bahala. Ikaw naman ang mahihirapan. Yun ang sinabi ko sa kanya. Hoy, Sedes. Hmm? Wag na wag mong masagot-sagot yung taong yun, ha? Tingin niyo talaga itong si tatay. Panliligaw pa nga lang pinag-uusapan. Akala ka agad, sasagutin ko na. Eh, ganun din yun. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayong dalawa. Ha?